Hello, magandang araw po sa inyo mga busing. Once again, welcome back to my channel. So, ngayon po ay pag-usapan natin ang isa sa pinaka sikat na tao sa social media ngayon. Walang iba kundi si Idol Francis Leo Marcos. Bago po yan mga busing, kung first time nyo lang po nakapanood sa aking video na to, please i-like nyo lang po yung video na to at paki-hit nyo rin po yung subscribe button at paki-click nyo na rin po yung bell button para updated kayo sa aking mga videos. Ngayon po mga busing, pag-usapan natin kung sino po ba si Francis Leo Marcos. Base po sa aking nakalap na mga impormasyon, si Francis Leo Marcos po ay ipinanganak noong September 29, 1979. At siya po ay nakapag-aral sa Massachusetts Institute of Technology. So, base sa ating mga nakalap na impormasyon mga busing, si Sir Francis Leo Marcos po ay isa sa mga taong likas na matulungin sa ating mga kababayan noon pa man. Sa katunayan nga po, ay isa siya sa mga tumulong sa mga libo-libong mga tao na naapektuhan ng baha noong 2013 sa isang lugar sa Maynila. At ang isa po sa mga negosyo ng mga busing ay ang pagbili ng mga ginto sa Aranque, at ito po ay tinuturan niya at ginagawa niyang barita at ibinibinta niya ito ulit sa oras na tumaas ang halaga ng ginto sa market. Sa katunayan nga po ay meron tayo nakita na isang post sa social media na may hawak siyang isang barita ng ginto. At ito po ay pinabulaanan niya na ito ay isang totoong ginto. At sinasabi niya rin po doon sa kanyang video na hindi niya ito pinagbinta, kundi binibigay niya lang po ito sa kanyang kaibigan. Unahin po natin tong ano, yung kumakalat kong picture ko na may hawak-hawak po akong gold bar. At ang sabi, mag-ingat kayo sa nagtitinda ng Peking gold bar. Una, higit po sa lahat, yung hawak kong gold bar ay totoong ginto po yun. Yun ho ay totoong ginto at ibinigay ko sa aking kaibigan. Hindi ko pinagbili, ibinigay ko lang. Alright? At hindi lang po yan mga busing ang dahilan kung bakit siya po ay mayaman. Si Francis Leo Marcos po ay siya po ay CEO ng Marcos Group of Companies from 2005 hanggang sa kasalukuyan. At siya po ay naging chairman ng Volunteer Against Poverty Incorporated. At kasalukuyan ay meron siyang tatlong bahay sa Green Meadows Subdivision.
Si Francis Leo Marcos po ay nakilala sa social media dahil sa pagtulong niya sa ating mga kababayan sa gitna ng krisis na ating kinakaharap ngayon. At isa sa kanyang mga post sa social media na umakit sa atensyon ng marami ay ang kanyang mayaman challenge, which is na mayroon ding sumasagot sa kanyang hamon at mayroon ding mga batikos. Ha? Yung nangako pero hindi natutupad. Yung po yung challenge ko. Yung pong kung mayayaman challenge, yung iba pong mga kaibigan ko nag-act na po. At ang maganda po nito, ako ho yung promotor. Biruin nyo ho, maraming nagsisigaya. Kung mga unbeaten din carry. Although carry. So, ang reaction po natin dito mga busing, regardless po sa kung ano o sino man siya, ang pinakamahalaga po ay ang pagtulong niya sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa gitna ng krisis na kinakaharap natin ngayon. Hindi kagaya ng mga iba dyan na sandamakmak ang pangako, pero ni Anino sa panahong ito ay hindi mo mahagilap. So, kaya regardless kung ano man yung pananaw niyo sa kanya, lalong-lalo na yung mga bumabatikos sa kanya. So, tumulong na lang tayo. Magtunulungan na lang tayo kasi sa panahon ngayon na hindi natin alam kung wala tayong kalaban. So, hindi natin nakikita yung kalaban natin. Wala tayong pwedeng sisihin kung hindi kung ano man yung pwede nating maitulong upang magkaroon tayo ng una-una sa financial, lalong-lalo na doon sa mga mahihirap natin mga kababayan. So, tumulong na lang tayo. So, bago po, isa lang masasabi ko sa iyo, Sir Francis Leo Marcos, saludo po ako sa iyo. So, God bless. Bye-bye.